Hey yo, welcome to Pimp Your Food! Gusto mo bang mag baby back ribs pero wala kang oven, tinatamad ka mag-ihaw? Pwes ito ang malinaw! Pimp Your Food lang sa Kalam, ito ang baby back ribs sa Kalan, let's go! At eto na nga, kailangan natin syempre ng baby back ribs. Meron ako ditong dalawang slab ng ribs. Yan, tinanggal ko na yung silver skin sa ilalim, yun sa part na ilalim ng buto. Tapos pwede nyo yung lutuin ng malalaking tipak na ganyan. Pero ang gagawin natin dito, pag-iwalayin natin yan ganyan per segment, isang bone, ganyan, no? Kasi i-braise natin yan sa, ano, syempre sa braising liquid para mas pasok na pasok yung lasa. Kaya yan, di ba? Saka para mas manageable natin kainin. At isa pang advantage yan, syempre, mas magkakasya sa ating lutuan kasi sa Kalan lang natin yan lulutuin. So, kailangan natin ng lutuan na may takip. Ayan, hiwain lang natin na per ganyan. Tapos, ang braising liquid natin, syempre, gagamitin natin dito, barbecue Pinoy style. So, ayan, nahiwa na natin lahat. So, season lang natin yan ng salt and pepper. Yun, bago natin i-sear. Ayan, sisear natin yan, diba? Isa-isa, ganun talaga. Pero kung tinatamad kayong mag-sear isa-isa, pwede nyo naman i-parboil yan. Kaya lang naman natin sisear yan para, yun nga, makapag- develop tayo ng more flavor at syempre para hindi dumami yung scum na lulutang kapag mawala yung scum ng mga lulutang kapag nag-braise tayo mamaya pag pinakuluan natin. Kung ayaw nyong tinatamad kayo mag-sear ganyan isa-isa, pwede nyo naman yan i-parboil. Boil nyo lang na kahit mga 5 minuto. Ayan. Tapos hugasan nyo, discard nyo yung pinagsabawan. Tapos yun, pakuluan nyo na sa ating braising liquid. Pero ako, i-sear ko yan, yan. Pag nag-brown lang yan, all sides, hindi pala all sides kasi yung ilalim ng buto, syempre naka-curve yan, concave, hindi yan, wala yung contact sa pan, so hindi natin yan mapagpa-brown. So ang goal lang natin dyan sa ilalim ng buto, ayun lang, yan, magpalit lang ng kulay, yung hindi na siya magkulay hilaw. Ayan, kapag brown na yung tatlong sides at yung ilalim, nagpalit na ng kulay, pwede na natin yan hanguin, and then yan, syempre sear natin yung iba. Bigyan nyo na ng extra time. It's all worth it. Promise. And sear natin hanggang sa, ayun nga, ma-sear na natin lahat ng ating ribs. Tapos habang nag-sear tayo, gawa tayo ng ating barbecue braising na liquid. Ayan. Siyempre, paborito ko yan. 1/4 cup ng barbecue marinade na Mamacitas. Hindi ito sponsored talagang. Iyan lang talaga ginagamit ko lagi kasi trip ko yung lasa. And then ito, 1/4 cup ng banana ketchup, Filipino style to, so banana ketchup tayo. Kung gusto nyong mas mapula, syempre mas matamis pa, gawin yung 1/2 cup ng ketchup. Tapos ito, optional, Worcestershire sauce, 1 kutsara. Ayan. Optional lang yan, pero highly recommended. Kung wala, huwag nyo nalagyan. Pero kung meron, sana meron, lagyan nyo. Tapos, kung wala kayong honey, brown sugar, 2 kutsara. Pero kung meron, kahit yung mumurahin na honey lang, promise, lagi ko yung sinasabi pag gumagawa ko ng barbecue flavor dito. Honey ang gamitin nyo. Imbis na brown sugar. Siyempre, mix natin yan. Ayan, mag-blend lang na mabuti. And then, ito talaga, ito ang key. Pineapple juice. Hindi po tayo gagamit ng Sprite or Coke. Promise, ibang-iba ang flavor nito. Talaga naman iba. Pero promise, kung di nyo pa natatry. Ayan, 1 cup ng pineapple juice. And then, syempre, lagyan natin ng medyo maraming pepper. Ayan. Sa pepper lang kasi ako kumuha ng anghang. Hindi barbecue to. Masarap to. Medyo may anghang ng konti. Pero dahil may mga batang kakain, hindi ko malagyan ng masyadong anghang. Kaya sa pepper na lang ako bumawi. Konting-konting anghang lang. Ayan, yung kayang-kaya. Ayan, ibalikan natin ang ating sinisear or binabrown na mga ribs. Ayan, okay na lahat yan. Pwede na natin yan hanguin. At medyo maraming mantika ang natira sa pan. Bawasan lang natin yan. Tapos yan, magto-toast lang ako ng bawang. Yan, pag ibahin lang natin yan ng kulay. Ayan, no? Hindi naman natin kailangan na pinuhin yan kasi mag-braise naman tayo. Ayan, no? Kapag brown na, ibalik na natin ang ating mga ribs. Ayan, ipagka-shine lang natin. Mas magka-shine yan kapag ganyan nakahiwa. Mas kaya natin yan pagka-shine. Ulitin ko, dapat may takip ang inyong lutuan. Ayan, kapag nalagay na natin lahat yung ginawa nating barbecue sauce kanina na braising liquid natin, ayan na din magsisilbi nating sauce at glaze mamaya. Ayan, buhos lang natin lahat. Tapos, maglagay lang tayo ng water kasi papalambutin natin yan. Yung medyo, ayan, maabot niya lang lahat ng ribs. Ayan, tapos hintayin natin yan kumulo. Ayan, hanggang sa lumambot. So, papakita ko sa inyo. Ayan, tatakpan ko lang yan. Malakas na apoy, kumukulo. Tapos, pag kumukulo na, hinaan nyo na yung apoy na may takip. Ayan. 1 oras. After 1 oras, ganyan makikita nyo. Diba? Hindi pa mukhang masarap, pero
Ayan, hindi pa yan malambot na malambot. Gusto natin sa ating ribs, malambot na malambot talaga. Ayan, marami pa rin naman yung ating braising liquid. So, hindi na ako maglalagay yung tubig dyan. Tutuloy natin yan ng mga 30 minutes pa. Ayan, tapos ibe-base natin yan every 10 minutes. Ayan, papaliguan natin ng ating braising liquid. Ayan, habang iniintayin natin yan, guys, magpe-play muna ako ng ads sa sideline lang ako. Ayan, continue trip, forward nyo na lang. Pero ayan, pa-sideline lang. Papasalamat lang ako sa sponsor nitong video. Ayan, malaking natutulong mga sponsor sa atin. Let's go! Maglaro at manalo sa Play to Earn mobile game, hatid sa atin ng Phoenix Game. I-download at install ang app sa iyong cellphone at mag-register gamit ang iyong mobile number. Maraming laro ang pwedeng pagpilian. Sa halagang 100 pesos lamang ay pwede ka nang maglaro at manalo. Meron din free coins para sa mga first-time users. Mag-enjoy maglaro ng Dragon vs. Tiger, Color Game, iba't ibang klase ng slot machines, at isa sa aking paborito, ang racket. Kailangan mo lamang mag-place ng bet at mag-cash out bago makalipad palayo ang racket. Kung saan multiplier matapat ang iyong cash out ay doon itatimes ang iyong panalo. Katulad na lamang dito, meron akong bet na 10 pesos at nag-cash out ako sa 7.5 multiplier bago pa makalayo ang racket. Kaya nanalo ako ng easy 75 pesos. Ganun lamang kadali. Ang iyong mapapanalunan sa Phoenix Game ay pwede mong i-withdraw anytime gamit ang iyong GCash account. Ilalagay ko ang download link ng Phoenix Game sa description, caption at comment section nitong video. Maglaro at manalo sa Phoenix Game. At iyan na nga, after 30 minutes more, total ng cooking time natin na sinisimmer natin yan. Isang oras at kalahati, yan, malambot na ang ating ribs yan. Yan na yung final basting natin at makikita nyo medyo malapot na yung ating sauce. Yan, medyo nagiging sauce na siya kasi malapot na. Oh, di ba? Yan. Tapos, napakarami pa nyan. Papalaputin ko pa yan. So, para mas mapadali kong mapalapot, tatanggalin ko na lang muna yung ribs natin kasi para hindi na maluto ng maluto. Baka madurog kasi malambot na yan eh. So, yun ang paraan ko. Tatanggalin ko yung ribs para ma-reduce ko ng maayos yung sauce natin. Makita nyo naman nung medyo yung iba humihiwalay na sa buto. Gently lang kasi nga malambot na yan. Ayan, once natanggal na natin lahat, hintayin lang natin yung mag-simmer. Tapos cold butter, o kung wala kang butter, margarine. Ayan, hayaan lang natin na matunaw yan dyan. Yan ang magbibigay ng gloss sa ating sauce, di ba? Para naman maganda. Tapos tuloy lang natin simmer hanggang sa lumapot. Ayan, at mag-reduce, lumapot na. Makikita nyo kung ubra na yan kapag nakukot na yung back ng spoon. Kumapit na siya. Ibig sabihin, kakapit na rin yan sa ating rib. Pero syempre, huwag nyo kakalimutan tikman. Kung di sa inyo pa okay, kung may kulang pa, pwede nyo yan timplahan. Yan. Dagdag kayo ng honey kung gusto nyo talab na talab yung tamis. O yun nga, pwede kayo maglagay ng anghang. Ayan. Tapos konting alat kung kulang sa inyo yung alat. Ayan, makikita nyo malapot na yung ating sauce. O diba? Kumapit na. Ibig sabihin, kakapit na yan sa ating ribs. So, ang gagawin lang natin dyan, ipapaligo lang natin yan doon sa ating ribs na sinet aside. Kung gusto nyo ng smoky flavor, pwede nyo yan gawin. Ibabrush nyo lang yan doon sa ribs natin, tapos saka nyo ihawin para maging mas lalong mag-caramelize yung sauce. Kakapit sa ribs yon, magiging sticky, tapos merong smoky flavor. Pero ako, yun nga, dahil nga no oven, no grill to, hindi na ako mag-iihaw. Ipapaligo ko na lang yan. Di ba yung ribs natin, no, wala pang masyadong sauce, mukha na agad masarap lalo na kapag napaliguan. Mas maganda yan kung ibabrush nyo na lang isa-isa or isasaw-saw nyo na lang isa-isa dun sa sauce. Pero kung tinatamad kayo tulad ko, ganyan gawin nyo. Kaso ang problema niyan, dahil nga sobrang lambot na ng ribs natin, may tendency yan na masira. Ayan o, may nasira tuloy. Huwag nyo nang gayahin yung katamaran ko. Ibrush nyo na lang isa-isa. Ayan. Tapos kung makulit kayo, gusto nyo talaga ng smoky flavor, pero tinatamad kayong mag-ihaw, ito may papakita akong technique sa inyo. Nakita ko to sa Middle Eastern Cuisine. Ito, first time ko lang din to testing yun. So share ko sa inyo, baka lang din nyo pa alam. So mag-incorporate tayo ng smoky flavor dito sa lutuan na may takip. Ayan, meron lang ako dyan na lalagyan ng mangkok na maliit. Ayan, tapos binalot ko lang ng foil, nilagyan ng mantika, tapos lalagyan natin yan ng baga. Pag drop natin ng baga, syempre uusok yan.
Ayan, tatakpan lang natin. Although di ko napansin na hindi pala nakatakip ng maayos, nakita yung sumisingaw sa gilid. Ayan, takpan nyo lang na maayos at makulob yung usok sa loob. Ayan, mag-incorporate na tayo ng smoky flavor dyan sa ating ribs. Ayan, ganun lang yan. Kapag medyo ubos na yung usok, pwede na natin yung buksan. Ayan, may usok at lasang usok na ang ating barbecue ribs. Barbecue braised, anong ba tawag dito? Pero ayan, look at that. Ayan, di ba? Ano yan, baby back ribs na barbecue braised. Ayan, flavor. Ano ba? Hindi ko alam. Pero ayan, basta napakasarap niyan, Filipino style barbecue na baby back ribs, di ba? Ayan, dahil nga hindi naman lahat sa atin may oven, tapos hindi din naman lahat pwedeng mag-ihaw, may space na pwedeng mag-ihaw. So ito, kung gusto nyo talagang ipilit, di ba? Ito may paraan, ito mga pinakita ko sa inyo, di ba? Stovetop lang, kailangan lang natin ng kalan, tapos lutuan na may takip, meron ka ng masarap, malambot, sticky na baby back ribs yan. Barbecue flavor, syempre. Sobrang lambot niyan, hindi man yan fall off the bone, pero sobrang linis niyan kapag kinain nyo. Makikita nyo malinis yung pagkakatanggal ng laman doon sa buto. Ayan. Pero syempre kung gusto nyo fall off the bone, mas tagalan nyo yung pagluluto. Diba? Pero sa akin okay na yan, yan ganyan ang preferred ko. Ayan. Mas napakasarap ng baby back ribs niya, Filipino style. Kaya sana subukan nyo ang recipe na to, talaga naman mapaparap ka na lang sa sabra. Hey, di ako broken, I just want my baby back. Pwede sa beer, sa kanin, o kahit pampapak. Di kailangan ng oven, sa stove lang lutuin. Oras matikman, mapaparami ng kain. Basta my food, always in the mood. Eating like a king, as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Your Food. Yeah. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. It sound right, boy. Yun no, sana nagustuhan nyo tong episode na to. Ayan lang, di na ito aabot sa Noche Buena. Pero meron pa naman New Year, pwede nyo pa ito gawin sa medianoche. At alam ko marami pang hindi nakakapag-gathering sa inyo. Christmas party, ayan. Speaking, kung wala pa kayong nareregaluhan, di pa kailangan nyo pa pang regalo, sana bisitahin nyo yung merch ko. Sa Shopee may mga tinda ko. Konting t-shirt na lang dyan. May ilan pabilin nyo na Workaholic Merch Shopee. Cash on delivery nationwide. Ayan. Maraming salamat sa mga nanonood sa Facebook. Naku po, talagang sobrang salamat. Ang lakas ng pagtanggap nyo sa akin sa Facebook. Ang ating Facebook page po ay Pimp Your Food. Yan, sana po i-like nyo para lagi kayo updated. Ganun din naman sa YouTube po. Ang aking YouTube channel ay Tipsy Ghost Random. Maraming salamat po. Nag 200,000 tayo bago matapos ang taon. Ayan. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagsuporta, pagtangkili, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless po sa inyo lahat.